mga aral naming hatid. Sa ang sumulong ka man kapatid, aabutin ka ng aming tinig. Walang araw na sasayangin, edukasyon ipagpatuloy natin. Anumang pagsubok at mga balakid, kaalaman ay aming ihahatid. Mula sa paaralang panghimpapawid ng kagawaran ng edukasyon, sangay ng lungsod ng Tagum, mababang paaralang sentral ng Magugpo. Walang makakahadlang, walang maiiwan, sama-samang lilipad. Abutin ang pangarap sa hamong kinakaharap. Patuloy na aangat. Edukasyon para sa lahat. Sulong edukalidad. Ito ang Department of Education, Radyo Eskwela sa Araling, Panlipunan, Grade 6. Sumasahim papawid sa Charm Radio 103.9 FM, where your heart belongs. Magandang araw mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-anim na baitang. Sa kabila ng inindang pandemya, ang pagkatuto ay nanatiling mahalaga sa bawat isa. Labis ang aking kagalakan na makasama kayo sa isa na namang nakapapanabik na episode. Ako ang inyong guro sa Himpapawid, Ginang Tresita F. Miranda, mula sa Magupo Pilot Central. Lagi nating isipin na sa bawat pagbangon mula sa mga pagsubok ay lalo itong nagpapatatag upang makamta natin ang tugatog ng tagumpay. Isang bagong pagkakataon na naman ang ating pagsasamahan upang aralin ang bago nating leksyon. Siguruhin ninyong kayo ay nasa isang komportabling lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Handa na ba kayong matuto mga bata? Alam kong sabik na kayong mabuksan ang inyong isipan sa panibagong aralin. Kaya, mga bata, tayo na tuklasin ang aralin sa Araling Panlipunan 6, Module 8. Mga bata, ihanda na ang sarili at mga gamit tulad ng papel o notebook, ballpen at ang Araling Panlipunan 6, Module 8 na may pamagat na Paraan ng Pagmamahal sa Bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Uulitin ko, ihanda ang inyong Araling Panlipunan 6, Module 8 na may pamagat na Paraan ng Pagmamahal sa Bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Sige, kunin ninyo ang inyong mga gamit! Batid kong sabik na kayong matuto at maglibang! Kaya, umpisahan na natin ang ating aralin. Bilang panimulang gawain, bibigyan ko kayo ng isang palaisipan sa pagsasanay. Buksan ninyo ang inyong handout sa pahina isa para sa subukin natin. Para sa unang bahagi, hanapin at bilugan ang tatlong salita na nagpapakita ng pagmamahal sa bansang Pilipinas sa panahon ng digmaan na makikita sa word search puzzle. Ang mga salita ay maaaring patayo o pahalang. Handa na ba kayo? Sige, hanapin niyo na ang mga salita. Ngayon, alamin na natin ang mga sagot. Ang mga salita na makikita sa puzzle ay kagitingan, kabayanihan, at katapatan. Kung nakuha mo ang tatlong tamang sagot, mabuhay ka! Para naman sa ikalawang bahagi ng pagsasanay, basahin mabuti ang bawat linya ng kantang Lupang Hinirang ni Julian Felipe. Isulat ang salitang kagitingan, kabayanihan, at katapatan. Kung ang bawat linya ng kanta
ay nagpapakita ng katangian ng bawat isa nito. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Sa manlulupig, di ka pasisil. Ang tamang sagot ay kagitingan. Kung tama kayo, magaling! Pangalawa, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Kung ang sagot ninyo ay katapatan, tumpa! Ang pangatlo, aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang sagot ay kabayanihan. Magaling kayo kung nakuha ninyo ng tama. Mga bata, alam kong handang-handa na kayo para sa ating bagong aralin. Narito na ang ating mahusay na guro sa himpapawid mula sa Paaralang Elementarya ng Magugpo Pilot Central, Ginang Maria Leonora S. Yamamoto. Magandang araw, minamahal kong mag-aral sa ikanim na baitang. Labis ako natutuwa na makasama kayo sa ating makabagong paraan ng pagkatuto gamit ang radyo. Ako si Ginang Maria Leonora Yamamoto, ang inyong radio teacher sa oras na ito. Mga bata, simulan natin ang ating talakayan. Buksan ninyo ang inyong mga handout sa pahina 3 sa gawin natin. Alam ba ninyo, ang digmaan laban sa mga dayuhan ay isang makasaysayang naganap sa Pilipinas sapagkat maraming tao ang nagbuhis ng buhay upang makamit ang kalayaang tinatamasa ng mga Pilipino sa kamay ng mga mapagsamantalang dayuhan na gustong sumakop sa bansang Pilipinas. Sa puntong ito, isa-isahin natin ang paraan kung paano ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Una, ang kagitingan. Ito ay isa sa mga paraan ng pagpapamalas ng pagmamahal na ipinakita ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang inang bayan laban sa pananakop ng mga dayuhan. Ang kagitingan ng mga Pilipino na lumaban sa kabila ng paglapastangan sa kasanlan ng bayan at karapatang pantao ng mga mamamayang Pilipino ang siyang naghimok na lumaban sa mapangaping kamay ng mga dayuhan. Ikalawa, ang katapatan sa bayan. Sa kabila ng pasakit at paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, nananatili pa rin matapat ang mga Pilipino sa bansa na ipapakita pa rin nila ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga dayuhan at paghimok na magkaisa upang isulong ang kasarinlan ng bansang Pilipinas. Nasundan niyo ba mga bata? Ipagpatuloy natin! Ang ikatlong paraan ay kabayanihan. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang kasaysayan ng pagtataguyod ng kalayaan at kasarinlan sa pamamagitan ng pagbubuwis ng buhay para sa ideya na higit pa sa sarili. Ang kabayanihan ay isa sa mga paraang ipinamalas ng mga Pilipino upang ipakita sa mga dayuhan na kahit anumang mangyari, mananatili ang kanilang katapatan sa Pilipinas. Totoong nakakapanabik ang ating aralin. Kahangahangang ipinamalas ng ating mga ninuno. At ito'y magagandang halimbawa na dapat tularan ng bawat isa sa atin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasanay upang mapagtibay ang inyong pag-unawa at kasanayan sa ating aralin. Buksan ang inyong handout sa pahina 4. Lagyan ng check kung ang pahayag sa bawat bilang ay nagpapakita ng pagiging matapat sa bansang Pilipinas. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una, talikuran ang responsibilidad sa bansa sa panahon ng digmaan. Pangalawa, iaalay ang buhay laban sa mapangaping dayuhan. Pangatlo, sasapi sa mga dayuhan upang kalabanin ang Pilipinas. Pang-apat, patuloy na susunod sa batas ng Pilipinas para sa ikauunlad nito. Pang-lima, bubuo ng isang organisasyon para sa pagsulong ng pagre-rebuilde laban sa pamahalaan ng Pilipinas. Tapos na ang oras mga bata! Ngayon, sabay nating sagutan ang pagsasanay at tingnan natin kung nakuha ba ninyo ang tamang sagot.
Handa na? Ito ang mga pahayag na may check. Bilang dalawa, iaalay ang buhay laban sa mapangaping dayuhan. At bilang apat, patuloy na susunod sa batas ng Pilipinas para sa ikauunlad nito. Kung tama kayo, magaling! Ang hindi nabanggit sa mga pahayag ay nangangahulugan na walang check o hindi ito nagpapakita ng katapatan sa bansang Pilipinas. Ito ang mga pahayag na nasa bilang 1, 3, at 5. Sana nasagutan mo ng tama ang ating gawain. Huwag mag-alala kung may mali ka dahil mayroon pa tayong sasaguting pagsasanay mamaya. Sa puntong ito, mas lalo nating pagtibayin ang inyong pag-unawa sa ating paksa. Buksan ang inyong mga handout sa pahina 5 sa Sanayin Natin. Sagutan ang bawat graphic organizer, magbigay ng dalawang paraan kung paano mo maipapakita ang iyong kagitingan, katapatan at kabayanihan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Batid kong ginalingan ninyo ang pagsagot sa ating pagsasanay, kaya't ang mga sagot ninyo ay nakadepende sa mga halimbawa na ibinigay ninyo. Basta't nakaayon ito sa mga katingiang ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan, kagitingan, katapatan at kabayanihan. Nakuha ba ninyo mga bata? Ngayon, ating alalahanin ang mahalagang ideya sa ating aralin. Ang ating bansa ay ininulat sa pagkikipagdigma hindi lang gamit ang armas kundi pati na rin sa paniniwala. Ito ang iba't ibang paraan na nakikipaglaban ang ating mga ninuno laban sa mga dayuhan. Una, ipinamalas nila ang kanilang kagitingan sa pagtanggol sa bayan kahit na sila ay dihado sa kagamitang pandigma. Hindi umatras sa laban ang ating matatapang na mandirigma. Ikalawa, sila ay naging matapat kainang bayan sa kabila ng tentasyon ng pera at maginhawang buhay sa piling ng mga dayuhan. At ikatlo, walang alinlang ang ibinuwis nila ang kanilang buhay upang ipaglaban ang ating kasarinlan. Nananatili sa kanila ang pagmamahal sa bayan, kapalit man ito ang kanilang buhay. Naway, lagi nating pahalagan ang mga sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno laban sa mga dayuhang mananakop at magsilbing halimbawa upang mas pagtibayin natin ang ating pagmamahal sa bansang Pilipinas. Mga bata, alam kong naintindihan ninyo ang ating aralin. Ngayon, ating isagawa ang ating natutuhan sa araw na ito. Sagutan ang pagsasanay sa pahina 6 sa Suriin Natin. Handa ka na ba? Alin ang tama sa mga sumusunod na pangungusap? Lagyan ng hugis bituin ang bawat patlang. Una, nagtatrabaho ng may katapatan sa pamahalaan. Pangalawa, nagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Pangatlo, magsumbong sa pamahalaan ukol sa mga katiwaliang nagaganap sa inyong lugar. Pang-apat, magbigay ng maling impormasyon sa pamahalaan. Panglima, patuloy na gagawin ang tungkulin sa bayan. Bigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ito. Tapos na ang oras mga bata! Alam ko na hinusayan ninyo ang pagsagot. Tayo na at alamin ang mga tamang sagot. Handa na? Ito ang mga pangungusap na tama o may hugis bituin. Una, nagtatrabaho ng may katapatan sa pamahalaan. Pangatlo, magsumbong sa pamahalaan ukol sa mga katiwaliang nagaganap sa inyong lugar. Panglima, patuloy na gagawin ang tungkulin sa bayan. Ito naman ang walang hugis bituin na pangungusap. Bilang dalawa, nagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. At bilang apat, magbigay ng maling impormasyon sa pamahalaan. Isang masigabong palakpak para sa mga nakakuha ng 5 tamang sagot. Mga bata, ipagpatuloy ang mga gawain na hindi pa natin nasagutan sa inyong mga module sa inyong bakanting oras. Natapos na naman ang isang serye na siksik sa kaalaman at arilin na puno ng inspirasyon.
Sana naibigan ninyo ang mga gawain natin ngayong araw. At huwag mawawala sa susunod nating pagsahimpapawid sa ating mga leksyon. At ngayon, ibabalik natin si Teacher Tresita, ang ating radio host. Paalam mga bata! Mabuhay mga bata at sa magaling na gurong pangradyo na si Ginang Maria Leonora S. Yamamoto. Isang araw na naman ang ating napagtagumpayan. Naway, ipagpatuloy ninyo ang inyong interes sa pag-aral. Kung mayroon kayong mga tanong, maaari ninyong tawagan ang inyong mga guro. Palagi nating isipin na walang unos na makakapigil sa pag-abot ng mga pangarap. Tuloy ang pagkatuto sa bawat Pilipinong kabataan. Handang isip, handang bukas, sulong edukalidad. Ito ang inyong radio host, Ginang Tresita F. Miranda, kasama si Ginang Maria Leonora S. Yamamoto ng Magupo Pilot Central Elementary School. Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Mabuhay!